Mga kababayan, ipakita ko lang sa inyo itong ginawang press briefing o press conference kasama si OIC Bregere at si Presidenta Bongbong Marcos. Itong video na ito, mga kababayan, ako ay sa part ng ganitong magbabalita ay lalo na sa part ng vaccine ay medyo hindi ako sang-ayon kasi ako, inamin ko ay fully vaccinated na ako at hindi lang ako nagpapabuster. Hindi ako total sa gusto nilang gagawin. Pero dapat maging mawais yung gobyerno natin lalo na sa paghandol ng issue na ito. Lalo na ngayon ay napapansin natin na baga nagbibilang na naman sila ng COVID. Alam niyo kung bakit? Ang panahon kasi ng tila baga ay itong mga kababayan natin kasi itong mga doktor, itong nagsasalita ay pinanganak lang kanina mga kababayan eh. Diba? Alam naman kasi natin ang panahon ngayon ay usong trangkaso sipon. So saan na ba napunta na yon? Bakit ngayon ay nagbibilang kayo ng COVID? Nagbibilang kayo sa ganun? Ay samantala, alam nyo naman na ang panahon ngayon ay uso ang sipon, trangkaso at lagnat. Ano ba to? Kailan ba tayo pinanganak? Di ba? Pinanganak lang ba tayo kanina na hindi natin alam? No? Hindi natin alam na ang panahon ngayon, uso, lagnat, trangkaso. Tapos ngayon ay nagbibilang tayo. Sana lawakan nating isip natin. Hindi ako sa kumukontra. Kaso lang, medyo nagsunod-sunuran tayo sa mga taong gustong kumita ng malaki. Ako, naniwala ako may COVID eh. Pero sa akin paniwala, wala na yun eh. Parang sa akin tingin, ituri natin itong COVID ng pangkaraniwang sakit. Hindi na dapat ito pag-aksaya ng panahon. Hindi mo na dapat tutukan to. At saka itigilan na nila yung kakapos ng vaccine na yan na ano pang gusto nila? Nabaksina na. Halos 80 million ang nabaksina. Ano pang gusto nila? Di ba? Huwag na kayong paggamit sa... Kasi yung vaccine ay business to eh. Dapat maintindihan ng gobyerno ang vaccine ay business. Yung gumagawa, manufacture ng vaccine ay gustong kumita. So gumagawa ng paraan yan. Gumagawa ng strategic style yan para kumita sila. At ano-anong parang lahat ng kumpanya ay gumagawa ng strategy style para kumita yung kanilang produkto. Sana yan ang mga pag-aralan. So bago yan, panoorin natin eh. Itong ano. Tapos ba may magko-comment tayo. Panoorin man natin itong sinabi ni Bergeri. Vaccines, ito po ay libre, bigay ng gobyerno. Ito po ay ligtas, ito po ay epektibo. Pinaslakas po na kampanya. Sana po tuloy-tuloy tayo for this first 100 days. Maraming salamat po. Ay, alam ko na. Kasi may mayroon palang panawagan si President Bongbong Marcos sa first 100 days. Gusto nila, mahalos ma-achieve nila yung 50% na makakuha ng booster. At ibig sabihin, yung mga kababayan natin, gusto nilang ibo-booster. No? Yan ang nakikita ko dito. Kaya medyo tudukayod ngayon. At pilit nilang, kasi napakarami na namang booster ang binili ng gobyerno eh. So kung hindi yan matatapos, hindi niyan magagamit, ang mangyayari diyan mga kababayan ay mai-expire na naman yan. At masasayang yung pera, ginastos. Kaya nga sabi ko sa gobyerno, gamitin maging wise din sana sa pagbili ng mga bagay na yan. Dapat bago sila bibili kako, ay magkaroon muna sila ng survey kung itong tao ba ito ay gusto o hindi para makita nila kung ilang taong mayroon at ilan ding ayaw. At least kung yung nagsabing oo, gusto nila ay at least mabili mo yung mga bagay na yon at magamit mo pagdating dito. Hindi yung bumili kayo ng bulto-bulto, pagdating ng bakuna dito, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo dahil nga hindi nyo alam kung saan nyo ipagtuturok. Yun ang kulang sa style itong gobyerno natin. Eh. Tapos itong nagamit pa itong sana, diba? Yan din ang panawagan ni Presidenta Bongbong Marcos. Eh. Gusto niya i-booster lahat ng tao. Panoorin natin ito. Thank you, OIC Bergere. And now to formally introduce the President, I'd like to call on Executive Secretary Victor Rodriguez. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. National Representative for the House of Representatives of the Lone District of Pasig City. I guess magkapasa rin tayo sa House.
my classmate in the House of Representatives, Roman Romolo, the USEC Berehere, who is here with the other officials of the DOH, the Pasig City Mayor, Mayor Vic Soto, the members of the City Council, who headed by our Vice Mayor Dodo Jaworski, all my fellow workers, Jaworski, all my fellow workers in government, at ang ating mga butihing kasama na nandito, magandang hapon po sa inyo lahat. Ang sadya ko po rito ngayong hapon ay napakasimple lamang. Tinitingnan ko po na kung maganda at mahusay ang patakbo ng ating booster rollout na ating ginagawa ngayon. Dahil alam niyo naman po, itong COVID, masyado tayong minamahal dito sa Pilipinas, ayaw tayong iwanan. Kaya kailangan magpabakuna tayo ng mabuti dahil siguro naman nabalitaan na ninyo maraming mga variant, yung bakuna kuminsan kailangan isa pa para talagang tiyak tayo na hindi na tayo aabutan noong kahit na ano pang variant. Kaya naman po, we have to congratulate the city government of Pasig dahil talagang maayos. Gusto na kayo. Masaya na kayo dahil nagpabakuna na kayo, ligtas na. Hindi na kayo kailangan matakot, pero magmask pa rin kayo. At saka maghugas ng kamay. Ganun lang naman eh. Kahit naman walang COVID, dapat naghugas ng kamay. Kaya magandang kasanayan yan. Anyway, ako nagpunta rito dahil nga ay makita na maganda ang ating pag-roll out ng mga ng booster ulit. Kaya kayo na nandito na, na magpapabooster na, ay kayatin ninyo yung mga kasamahan ninyo, yung pamilya ninyo, lahat. Sabihin ninyo lahat na magpabooster na para hindi nyo na kailangan alalahanin itong COVID na ito, para masasabi natin dito sa Pilipinas ay tapos na. Wala naman tayong ibang panlaban dito kung hindi ang vaccine. Huwag na po nating antayin na dumami pa ang mga kaso at maging mahirap na naman ang ating pagpunta sa trabaho, ang ating paglabas ng bahay. Ngunit na ipangako ko sa inyo at uulitin ko, sa aking palagay, kaya naman nating makontrol ito, kaya hindi na tayo magla-lockdown. Wala nang lockdown tayo. Basta lalo na pag naging matagumpay ang ating rollout. Kaya mabuti tayo nakadalaw ako at makita ko kayong lahat, at makita ko na marami naman sa ating mga kababayan ay nakuha na ang mensahe na magpa-booster shot. So, good luck sa inyo lahat. Ingat lang po, kagaya po ng dati. Ingat lang po, follow the protocols, hugas ng kamay, suot lang muna po ng mask hanggang masabi natin ang Pilipinas ay COVID-free. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon. So yan mga kababayan, yung payag ni President Bongbong Marcos sa kanyang press conference ito, o speech, na kung saan ay ito'y yung booster nga, yung pinaka-target niya dito mga kababayan, na kailangan magka-booster lahat. So yan ang panawagan niya mga kababayan. So tingnan natin kung ano pang hakbang, kasi ito'y yung inahabol ni President Bongbong Marcos ay sa loob ng 100 days ay gusto nila ay umabot ng 50% yung nagkaroon na ng booster shot. Alam naman natin mga kababayan, hindi lang yung natatapos sa first booster, no? Sa pagkakalam ko ay mayroon pang second booster yan. Hindi lang first booster yan mga kababayan, sa pagkakalam ko. May second booster yan. O hindi, ibig ko sabihin, parang yung pagiging mag-booster bakuna na yan, halos pang lifetime na yan na gagawin mo mga kababayan. 'Di ba? Kasi dito nakikita ko mayroon pang yung pang second booster niya, hindi niya ginawa mga kababayan. Kasi mabigat talaga daw sa katawan.
Yun naman ang sabi niya, ayaw na nila kasi ayaw niya na, yun ang reason niya, ayaw niya na nagpa-second booster dahil napakabigat daw sa katawan mga kawayan pag naturukan ka ng booster. Yan ang sinasabi nila. Pero sana alalahanin ng ating mahal na Pangulo na ang panahon ngayon ay uso talagang trangkaso, sipon, lagnat, kasi tag-ulan. Tingnan mo, pagpasok ito ng September dahil nga medyo pumasok na yung tag-init, ay hihina itong ano na ito, itong issue na ito. Hindi na masyado tataas dahil nga hindi na season ng taglagnat yan. Bibira na naman ito mga kababayan sa January o February. Di ba? Bibira na naman yan. Dahil nga, lalo na yung December ay uwian yan. Pag uwi ng tao, pagbalikan sa trabaho, magdideklara ang DOH yan na ano, dahil nga eh, magmaano na sila ng swab test. Pagdating naman ng February, January, dahil nga taglamig season, uso na namang ubo, sipon, doon naman yan papatak yung magbibilang na naman sila ng COVID. Kahit itaga yun sa bato mga kababayan, sinasabi natin kung totoo o hindi. So yan, sa loob ng ilang dalawang taon, magtatatlong taon ng COVID nito, binantayan ko talaga yung sitwasyon, ng style nila ng pagbibilang. At yun, na nasubaybayan natin na pagdating ng January, February, dahil malamig ang season na yan, dun sila nagbibilang na napakaraming nag-COVID kasi titingnan mo, halos kasi tayo lahat dyan ay sa panahon na yan ay nagkakaroon ng ubo dahil nga lamig, sipon, ubo, sore throat, kasi alam naman natin na galing ka sa init, biglang pasukin yung season nyo lamig. So pagkatapos nyan, ang rainy season naman, alam naman natin ngayon, napakaraming tao namang umuubo, trangkaso, at andyan pang dinggi ngayon, no? Daming dito, may nadinggi na sa amin dito, eh tapos may COVID pa. Kasi karamihan ngayon ay pumapasok yung sipon ka, lagnat, trangkaso, eh nasa 99% ka na parang magpositibo ka sa COVID. So sana tingnan niya ng gobyerno maging wise sana sa paghandle dito. At kung gusto magpa-booster, ay di gusto, pero kung hayaw siguro, ay huwag nang pilitin mga kababayan. Yun siguro mas maganda. Sa maggusto, ay di sige, pero tapos na yung ano eh, di ba? Nagkaroon na ng second dose, tapos na, kumbaga, polyvaccinated na. Kung sino sigurong may gustong magpa-booster, ay sila na lang yung bo-booster. Pero sa ayaw, hindi, wag siguro pilitin mga kababayan. Kasi dapat maging wise itong gobyerno sa pagtingin, lalo na si President Bongbong Marcos. Hindi sa pinaunahan ko, dapat siguro maging ano din siya, matingnan niya rin mabuti ito. Dahil nga, minsan, alam mo, yung business, lalo na sa yung gumagawa ng gamot, gaya na sinasabi ko, ay may mga strategy yan kung paano nila maibenta yung kanilang produkto. Kasi kung wala kang gagawin yung strategy, wala kang kwentang kumpanya ka. Gumagawa ng mga strategy style yan para maibenta yung kanilang produkto, mga kababayan. Sana yun ang pag-aralan. Diba? Hindi natin sinasabi na hindi nakakatulong yung vaccine. Pero nandun naman na ginagamit yung paraan na yan para kumita sila ng pera. Ngayon, siyempre kung gutom pa sila sa pera, gagawa ng paraan yan. Diba? Wala naman silang pake. Basta, importante sa kanila, mabinta yung kanilang produkto, mga kababayan. So, alam mo na yung aking komento dito sa ano na ito. Ang last, no, bago ko itaposin ang video nito, sa akin lang, kung sinong man gusto, ay, kung sinong gusto magpa-booster, ay, sige. Pero yung ayos sana, huwag nang pipilitin, mga kababayan. Huwag nang gumawa ng iba pang mga strategy para mapilit yung tao. Na nakaraang administrasyon ay ano-anong pinagagawa, may lockdown, mayroong kung ano-ano mga reason nila para mapilit lamang yung tao na magpapabakuna. So ginawa ng tao, nagpabakuna lahat, halos mag 80 million na, hindi ako magkakamali. Palagay natin 75 million yung nagpabakuna, napakataas na populasyon na yan. Ano pang hinahanap natin? Di ba? Itigil na natin, napakalaki ng utang natin sa ating bansa. No? Hindi na kaya yan, napakalaki yan. Sana maging wise na. Sa pagbili naman ng bakuna, sana maging wise yung gobyerno. Hindi yung hala ng hala lang. So, tapos pagdating dito, parang mga tuliro sila na hindi nila alam kung saan nila ituturok dahil napakarami yung binili. Sana iwasan din yan. Magamamit ng utak. Huwag nyong isipin na sige dahil hindi nyo naman pera. So sana bawat sintabos ng pera ng taong bayan, pahalagahan nyo. Maging wise kayo sa pagbili ng mga bagay-bagay na alam nyo naman
Yung pera na yan, hindi nyo naman pera. Pera ng taong bayan yan. Sana hindi yung hindi humantong sa utak nyo na, o sige, bilhin natin, hindi naman sa ating pera, bahala na yan, ma-expire na, o wala tayong pake, hindi naman sa ating galing pera. Huwag naman sana ganyan ang inyong pananaw sa pera ng taong bayan. Kasi kung ganyan, ay wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta, wala kayong malasakit. Kaya lumulubog tayo sa utang dahil yung utak nyo, hindi nyo ginagamit. Wala kayong malasakit sa pera ng taong bayan. Yan ang nakikita natin dyan. So maraming salamat. Yan lang muna ating video sa ano na ito.